guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay naglilinis or nag-e-energize ng mga stone po ninyo sa inyong bahay or mga bracelet po ninyo, yung mga lucky charm po ninyo? Alam niyo po ba yung paglilinis ng mga stone or kaya po yung mga crystal sa ating tahanan? Ay siyang habang nililinis natin ito ay nakakapagpataboy po siya ng mga negatibo at nagpapapasok ng mga positibo sa ating tahanan. Dahil ito po ay napakabisa at dala po ng kalikasan, kaya ito po eh habang ine-energize po natin sila ay natataboy po ang mga negatibo maging sa ating tahanan. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never ay isa sa mga kagaya ko na naniniwala sa mga bato at ganoon din po sa mga stone na iba't ibang kulay na nagdadala po sa atin ng swerte at iba't ibang kulay ng mga kristal, ayan, na nagdadala po sa atin ng swerte, tagumpay sa ating buhay. Alam niyo po ba habang ito ay ating ine-energize sa liwanag ng araw sa umaga, ito po ay hindi lang po natin nakikita, sila po ay may mga spirit na nagpapaikot-ikot sa ating tahanan at nalilinis po yung kumbaga yung mga negatibo ay natataboy po nila. At habang ine-energize po natin ang ating mga bato, ito po ay naaakit lalo na po sa pampinansyal para po tayo ay hindi nawawalan ng pera. Dahil ang mga ganito po ay nagmula po sa kalikasan, nilikha ng kalikasan, at ito po ay galing sa mga iba't ibang lugar, sa mga kuweba or sa mga dagat na nilikha ng Panginoon na siya nagiging dahilan kung bakit po rin suswertihin tayo dahil sa pamamagitan ng iba't ibang stone. Na kagaya na itinuro ko po sa inyo, mainam po kapag po kayo ay napunta sa mga lugar ng mga mayayaman. Halimbawa sa mall, doon lang po sa parking lot ang ibig ko sabihin, kumuha po kayo ng bato doon. Or halimbawa ikaw ay napunta sa isang mayamang tao sa kanilang tahanan, kumuha ka po ng bato sa, na nanggaling sa loob ng kanilang bakuran. Ito po eh, kumbaga eh, nakakaamot ka ng swerte. Ito po ay tunay na tunay. At ito po eh, meron akong artista na nakakilala na ito ay shiner niya. Kada Chinese New Year ay ginagawa nila na kumukuha sila ng lupa sa mayaman tao at ito ay inilalagay sa likod ng pintuan, sa may main door or kaya sa kanilang kwarto. Basta kailangan may taklob po ito. Ito daw ay makakaamot ka ng swerte. Kaya yun ay kada Chinese New Year, ang dami ko na pong... Pero ang ginawa ko po, bumili po ako ng medyo malaki siyang bangang ganyan na may taklob. Tapos kada Chinese New Year, konti lamang ako ay nakikiamot ng sa... Halimbawa, may kagay dito sa mayor dito sa amin, ay kami nakahingi ng lupa, sabi ko na lamang ipanggagamot, pero yun po ang ibig sabihin po nun, makaamot ng swerte po nila. Ayun, yun po yung aking ginawa. Tapos sa iba naman po dito, yung mga maiiging buhay doon sa amin, nakikihingi ako sa kasambahay, sabi ko pahingi ng konting lupa na nanggaling doon sa kanilang loob ng bakuran. Ayun po ang aking ginagawa, every Chinese New Year po yan. Ngayon po, ito po mga stone po natin ay nagdadala rin ng swerte. Lalo-lalo na habang siya ine-energize po natin, hindi lang natin nakikita yung mga spirit sa paligid, pero yan po yung mga spirit at may kapangyarihan po sila, may kakayahan sila na magtaboy ng mga negatibo at manghikayat ng mga positibo. Lalo-lalo na po pagdating sa pera. Yan po ay subok na subok na. Kaya po kumbaga napakagaan ng daloy ng swerte kasi pag nagsama-sama sila, syempre una ang Panginoon, pagkatapos sasabay natin ng sipag at tiyaga, tapos sasabay natin ng mga ganitong ritual. Ewan ko na lamang kapag nag-join force po mga yan, kundi ulanin ka ng swerte, ikaw naman ang hindi makakatulog sa mga swerte yung dumarating sa'yo. Ito po ay iba't ibang klase ng stone. Ako po talaga ay napakahilig na sa mga stone at sa mga kristal at ako ay naniniwala na isa po sila sa mga napakaswerte po sa atin. Ayan, lahat nga po ng kulay na sabi ko nga po sa inyo ay meron po tayo. Na in-order ko to sa Lazada.
Ayan, okay din naman. Oh, at kumbaga eh, pero syempre iba pa rin po yung tayo mismo ang pipili kasi syempre kumbaga eh kung ano lang i-deliver sa atin, eh syempre yun na yun. Ngayon, pero kung ako sa inyo at may time po kayo, eh kayo na po mismo ang mamili, yung bumili kung kayo po ay makakapunta sa may Binondo. Kasi napakarami pong ganyan doon. At saka mamimili ka, pero sa bagay, mura rin naman siya. Kaya ganyan, syempre, ano pa ba ina-expect dahil mura lang naman din ang pinili ko. Kaya ganyan siya. Pero okay na okay. At ang mga ito po ay habang ina-energize natin, sila po ay may spirit sila na may kapangyarihan sila at may kakayahan sila na mag-akit po ng swerte. At ito po ay talagang, kumbaga, nangyayari talaga sa akin at talaga naman tunay na damandama ko ang swerte sa akin sa pamamagitan po ng mga ganitong stone. Ayan. Ano-ano po ba ang mga ito? Ito po ay may kanya-kanya silang katangian. Alam nyo na, ito naman po ay sa trabaho po ito. Tapos, ito naman ay for love. Ito po ay for money. Tapos, ito po pagta-travel. Tapos, ito sa mga psychic para mag-grow palalo yung kanyang mga kaalaman. At ito naman, si Trin for money. Tapos, amethyst. Ito po, halimbawa, stress ka. Nakakataboy po yan ng mga negativity na ating iniisip. At binibigyan ng enerhiya ang ating isipan para magkaroon tayo ng tamang desisyon sa ating buhay. Yan, amethyst po yan. At ito, same din po siya sa money, green. And ito po, same din po yan sa money, yellow. Same din po yan ng citrine. At tiger's eye, ayan po, mga kontra sa mga negativity. Nagtataboy po yan ng mga negative at nang-aakit naman ng positive. Kumbaga, kailangan din po natin to sa mga negosyo natin, lalo na't marami po tayong katunggali, tiger's eye. Ito, kagaya din po na ating inaano ko po sa inyong stone. Ayan, yan po. Pinaliit lamang ito yung mga tiger's eye. Ayan. Pero same din po siya nito. Ayan. Ako po ay naniniwala sa ganito at tunay naman talaga na unti-unti ko nakakamit ang lahat ng aking mga pinapangarap na dati-rati ay pangarap ko pa lamang. Kapag ito nga po yung mga ganito nakakita ako dati na gustong-gusto ko talaga, sabi ko sana balang araw magkaroon din ako ng ganyan. O sa sinasabi ko po eh magkakaroon din ako ng ganyan balang araw at lahat ng mga uri ng stone kapag ako ay pumupunta sa may Binondo, lagi ko sinasabi na ang gaganda naman nun kasi mahilig po talaga ako sa mga stone, sa mga crystal. Ngayon, lagi ko sinasabi sa mister ko, magkakaroon din ako ng ganyan. Sabi ng mister ko, bumili ka na. Eh, syempre, alam naman, unahin ko pa yon, eh, kakulangan nga nito. Kaya, inuunti-unti ko siya na talagang gusto ko makompleto lahat-lahat ang meron ako. Ayan, eto rin po. Iyan ay nagdadala rin po ito ng swerte tungkol po sa pampinansyal. Lalo-lalo na po itong, eto po, itong silver na ito. Yan po ay, kumbaga, at saka ito, yan po ay nang-aakit ng swerte, lalo na sa pera. Siyempre, yun po ang pinaka-ano natin eh, yung kumbaga, yun ang pinaka-pangangailangan natin. In reality, tunay na kung wala tayong pera ay sobrang hirap. Kasi, lalo-lalo na kung may anak tayo. Kasi kung tayo lang, eh, mahirap na, eh, ano pa kung may anak tayo, di ba? Yun ang pinaka-masaklap nun eh, kapag may anak tayo, tapos wala tayong pera, hindi natin maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ngayon po, paano po ang mga pag-e-energize nito para habang ine-energize po sila ay meron silang spirit na nagtataboy ng mga negatibo at nang-aakit ng positibo lalo na sa pera. Kumuha po kayo ng tubig. Pagkatapos ang tubig pong ito, halimbawa sa isang baso, yung alam nyo magkakasya sila lahat. Ang ginagawa ko po isa-isa, halimbawa itong part na to, ito muna, nilalagay ko. Tapos, maya-maya, after mga isang minuto lamang, kinuha ko po siya ulit ng kutsara. Pagtapos, ibinibilad ko po siya sa arawan. Kasi maganda po yung nabibilad sa arawan ng mga 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos po niyan, kapag natutuyo-tuyo na siya, hinahayaan ko lamang po sila dyan. At tapos, kumukuha po ko ng insenso. Ang napakaganda po ng mga ganyang paggawa ng ritual ay Tuesday or Friday. Kasi yan po yung mga araw na napakalakas po ng kapangyarihan. Lalo-lalo na po pagtungtong po ng mga ganyang araw. At ganun din po, sinabayan pa ng sinag ng araw sa umaga.
Ngayon po, kumuha kayo ng insenso. Basta maganda po eh, yung may sinag ang araw, yung maganda yung sinag ng araw. Tandaan nyo po, ang pag-iinsenso ng Chinese incense ay hindi basta-basta kung anong ano lang. Halimbawa, naambon or madag-em, huwag na huwag po kayong mag-iinsenso. Kasi po, instead na pumasok po sa inyo ang swerte, negative po. Kasi po yung mga gano'n, alam nyo po ba yung mga naambon-ambon, nandiyan po yung nagkalat yung mga spirit. Kung yan po ay narinig nyo na. At yan eh, tunay naman, dahil ako dati nagtatrabaho noong naambon-ambon, madaling araw noon, nakasalubong nga po ako ng lalaki, nang pagdating po doon sa liwanag ay nawala po, at napansin ko ay wala ding ulo. Ganun po yon. Basta kailangan, kapag po kayo ay mag-i-incense ng Chinese incense, kailangan maganda sikat ng araw, kagaya po niyan. Kagaya na ako ay nag-message po sa inyo dahil napakaganda na sikat ng araw, at inaasahan ko na lahat po tayo ay hihiling sa Panginoon at ganun din po sa araw. Kumbaga yan po kasi ay napaka mga pangyarihan, lalo-lalo na po sa mga wishes. Kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng mga paghihirap sa buhay, hindi po masama ito, dahil ito po ay kumbaga ay bibigyan kanya ng lakas, at hindi nyo kailangan gumastos ng para lamang kayo ay swerte, dahil lamang sa pamamagitan ng araw, eh ma-energize po kayo, kasi itong mga ganito ay na-energize, eh ano pa kaya tayo? Kaya magpa-energize po tayo sa araw tuwing umaga. Ngayon po, habang tayo nag-i-insensong ganyan, habang nakabilad po sa arawan, ito pong ating mga stone or kung ano man ang lucky charm na meron po kayo, ay kumbaga eh, anuhan niyo po sila ng insenso. Tapos yung insenso pong yan, at saka itong ating mga bato or kaya ating mga kristal, ay hindi lang po natin nakikita, yan po ay naikot-ikot sa paligid na ating tahanan, at yung mga negatibo ay natataboy po niyan. Tapos po, mas mainam kapag po ito ay habang inilalagay natin kung saan natin siya pinuwesto, ay mainam po na magwi-wish po tayo. Sabihin po natin, bigyan mo kami ng maraming pera, kaya pagkalooban mo kami ng ganyan, kung ano man po yung inyong kahilingan. Ganyan po yon. Tapos, hinahaplos-haplos nyo po siya. Alam nyo po ba, ang lahat ng mga bagay, kapag daw po ito ay kinakausap, sa loob ng isang buwan, lahat daw po niyan ay nagkakaroon ng espiritu. Kaya kailangan, energize po natin sila, tapos haplos-haplos wishes. Kaya nga po, diba, lalo-lalo na sa mga Buddha, hinahaplos po natin yung tiyan niya. Pero wag daw po sa ulo, kasi ayaw nila yung parang kawalan ng respeto. Ang mga hinahaplos lang sa ulo ay yung mga aso, yung mga hayop. Pero pagdating po sa Buddha, sa tiyan lamang po, tapos tayo ay magwi-wish. Ayan, yun po ay kakausapin po natin yung mga ganyan. Ganun din po yung mga halaman ng mga pampaswerte. Kinakausap-kausap din po yan. Tapos dyan din po ay pwede rin tayong mag-wish. At ganun din syempre sa mga ganitong stone na magdadala po sa atin ng swerte, tagumpay sa ating buhay. I-try nyo po yan, dahil marami na po akong mga kakilala, lalo na po yung mga hindi pa po ako nagbibideo nun, yung mga nararating kong tahanan na kaya yaman po nila ay talaga namang ang hihilig nila sa mga ganito. Alam nyo po ba yung mga ganito? Halimbawa, nagsimula kayo, kahit ang pinakasimulang simula ko dito sa akin ay itong amethyst ko. Ito nga po yung pinapakita ko lagi sa inyo. Ito po yung kauna-unahan. Nung ako yung nagkaroon ng pera, ito po yung kauna-unahan kong binili. Parang nasa 1.5 pa lamang po siya noon. Ito po yon. At kumbaga ito po ay lagi-lagi kong niyaya po bago ako matulog, lagi kong siyang kinakausap, nilagay ko siya sa dibdib ko, kasi nga po yung mga negative sa akin ay na-absorb po niya. Kayo po, kung halimbawa kayo ay nagkaroon ng pera, mag-try po kayo hanggang dumami po siya na dumami, kasi sa una di magkaroon ka ng pera, bibili ka po nito. Tapos suswertehin ka, makakabili ka po muli hanggang sa dumami na siya ng dumami. Ganun po yun. At kasi nga, suswertehin po kayo, kaya may kakayahan muli kayong bumili. Ganun po yun. Kaya kung ako po sa inyo, kapag kayo po ay nagkaroon ng pera, mag-try po kayo kahit isang stone lamang. Tapos gawin mo siyang lucky charm. Tapos lagi kang mag-wish sa kanya. Lagi mo rin siyang kausapin. Mag-wish ka habang sabi mo, pagkalooban mo naman ako ng ganyan, ganyan. Ganun po. Ganun ang aking ginagawa. Kasi at ganun din yung mga kakilala ko nga po, yung napupuntahan namin na nakagaganda ng bahay at talagang mahihilig sa ganito. Epektibo naman po talaga, kasi nasaksihan ko sa kanila. At syempre sa akin din, kaya gusto ko pong i-share sa inyo, dahil gusto ko po na lahat po tayo ay magkaganon. Kaya kung halimbawa kayo eh, napagkalooban, halimbawa may kakayahan bumili kahit maliit lang. Alam niyo po ba yung gantong kaliit, 300
300 pesos lamang po siya. Yan, ay lagi niyong dalhin. Lagay niyo po sa bag ninyo. Tapos, pag nai-stress kayo, hawak-hawakan niyo lang po siya. Tapos, sabihin niyo po sa kanya na pagkaloban mo naman ako ng pera. Ganun po. Yan po, ay unti-unti po yan. Mapapansin niyo ang gaan ng daloy na swerte. At tapos, nare-release niyo pa yung mga nasa kalooban ninyo. Kasi, mas maganda po yung laging nare-release yung kung ano may nasa kalooban para wala po tayong bigat sa kalooban. Kasi, ang kabigatan ng kalooban ay kabigatan din po ng buhay. Ilang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Inaasahan ko po na lahat po tayo, lalo-lalo sa 2020 at bago matapos ang 2020, magkamustahan tayo kung ano ang mga naganap habang kayo ay gumawa ng mga ritual. Ilang po guys, salamat po.